ABS-CBN was seized from the Lopez family. Mainay ngayon ang usapin tungkol sa isyu ng franchise renewal ng ABS-CBN. Dahil sa balitang ayaw ng pagbigyan ng panibagong kontrata ng kasalukuyang pamahalaan ang nasabing TV network. Anuman ang maaring kahinatnan ng ABS-CBN ay hindi pa natin alam. Sa ngayon, balikan muna natin ang kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas. Noong October 23, 1953 lamang naging matagumpay ang pinakaunang broadcast ng telebisyon sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng DZAQ TV Channel 3. At ang pinakaunang mga larawan na nakita sa telebisyon sa ating bansa ay ang pagpaparty ng mga mayayaman sa hardin ni Judge Antonio Quirino sa Sitio Alto. At ang pinakaunang taong nakita sa telebisyon ay walang iba kung hindi ang kapatid ni Judge Antonio Quirino na si Pangulong Elpidio Quirino. Paano nga ba naisakatuparan ang makasaysayang pangyayaring ito? Una, noong 1946 itinatag muna ni James Lindbergh ang isang radio station, ang Bulinaw Electronics Corporation o BEC, taga Bulinaw, Pangasinan kasi ang asawa niyang Pinay. Naisipan ni Lindbergh na ang susunod na hakbang para sa kanyang kumpanya ay pumasok sa telebisyon. Si Judge Tony Quirino naman ay hindi nabigyan ng permit na magkaroon ng isang istasyong pantelebisyon dahil sa pangamba ng pamahalaan na baka gamitin ito para sa kampanya para sa ikalawang termino ni Pangulong Elpidio Quirino. Kaya ang nangyari, nakipagsanib puwersa si Tony Quirino kay Lindbergh at binili ang ilang bahagi ng shares ng BEC na muling pinangalanan na Alto Broadcasting System. Hindi pinayagan muli ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagpapahiram ng dolyar kay Tony Quirino dahil masyado raw risky ang bagong negosyong papasukin, kaya humingi na lamang siya tulong sa Radio Corporation of America, RCA. Nagtayo sila ng tore sa San Juan at nag-import at nagbenta ng tinatayang 150 hanggang 300 TV sets. At ito na nga ang naging susi upang mapanood ang pinakaunang TV broadcast na iyon kasama ang Pangulong Quirino. Si Lindbergh ang kinilalang ama ng telebisyong Pilipino, at noong araw na iyon, ang Pilipinas ang 15 bansa pa lamang na nagkaroon ng telebisyon sa mundo, pangalawa sa Asya. Ang ABS noon ay nagkaroon ng opisina sa Rojas Boulevard. Dati-rati mga pelikulang banyaga lamang ang madalas ipalabas sa telebisyon, hanggang ang isang Heswitang si Padre James Reuter ay gumawa ng kasaysayan at nagpalabas sa telebisyon ng isang stage play, ang Cyrano de Bergerac, na tumagal ng 3 oras at mga estudyante ang lahat ng aktor nito. Hindi naglaon sabay ipinalabas sa telebisyon ang mga popular na programa sa radio tulad ng Tawag ng Tanghalan, Kwentong Kutsero, at Student Canteen. Noong 1958, itinatag ng mga Lopez ang Chronicle Broadcasting Network, CBN, at binili nila ang ABS na naging ABS-CBN. Hindi naglaon, noong 1961 nagkaroon ng DZBB-TV7 o Republic Broadcasting System RBS ni Bob Stewart na naging GMA sa kasalukuyan, na ang pinakasikat na programa ay Gabi ng Lagim, hanggang matatag noong 1974 ang DWGT-TV4 na hindi naglaon ay naging People's Television o Telebisyon ng Bayan. At iyan ang pagsisimula ng telebisyon sa ating bansa na ngayon ay makapangyarihang impluwensya sa buhay nating lahat. Kung nagustuhan mo ang mga klase ng video na gaya nito, please click like and subscribe sa page o channel na to para lagi kang updated sa bago naming video. Ang channel na to ay nag-upload ng mga nakakamanghang mga bagay, lugar at mga pangyayari sa nakaraan at kasalukuyan.